Praise the Lord po. Ang mataas na pagpupuri, paglulwalhati ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon at higit sa lahat po sa ating beloved Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida at ating pong alalahanin ang turot-aral po ng ating mana pastora Lina si Almeida at ako rin po bumabati ng tangali po sa ating mga beloved children po ng ating mana pastora, ating mana pastora at ako rin po ay bumabati po sa inyo, mga kapatiran, baguhan man at latihan. Noon po kami po ay wala pa po dito sa banal na gawain ito. Kami pong dalawa na aking mahal na asawa ay tunay na magulong aming buhay. At siya rin po ay may sakit sa puso. Pero nung sinabi ko sa aking mahal na asawa ay tayo pumunta dyan sa Amoranto dahil may gawain dyan ng Jesus Miracle Crusade. Pero aking mahal na asawa ay talagang umayaw, pero ako po ay nagpatuloy. Pero sumunod na linggo, siya rin po ay sumama sa akin. At kami po ay nagpatuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal po Jesus at aming pong tinanggap. At kami po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal po Jesus. At tunay, nagkaroon po ng kapayapaan ng aming buhay. At ganun din po ang sakit ng aking mahal asawa ay tunay na pinagaling ng ating pinakamamahal po Jesus. At aking rin pong pasasalamatan ng ating pinakamamahal po Jesus sa gabay patnubay niya po sa amin nung kami po ay umuwi sa dako po ng Cagayan Valley at nung kami po ay pauwi na po ng Manila ay tunay na nandyan po kami po ay nasidekte sa dako po ng Roas Isabela na ang aming pong sinasakyan ay tunay na nalaglag sa tulay ng Roas Isabela at kami pong mga nakasakay doon ay tunay na kinahabagan ng ating pinakamamahal po Jesus. Kami pong nakasakay doon ay 14 at tunay na buhay at kami ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal po Jesus. Kaya ang sabi po ng mga tao doon po sa Roas Isabela, sigurado patay na lahat yan kasi po yung nauna pa po sa amin na minibus, talagang lahat po sila ay patay. Pero sila po ay nagulat sa amin dahil kami po ay buhay sa habagan ng ating pinakamamahal po Jesus. At sa pag-iingatan po sa amin, at kinasasalamatin ko rin po sa ating pinakamamahal pang Jesus na tunay po ang aking isang mahal na apo ay naglalaro po sila ng kanyang mahal na kuya sa aming tahanan na ang taas po ng aming bahay ay 10 feet po yung ang taas na tunay na po yung aking isang mahal na apo ay nalaglag po yun. At pagbagsak niya po sa baba, tunay na patay na po yung aking mahal na po. Ngayon ang sabi po ng aming kapitbahay, Eli, yung anak mo, patay na yung anak mo, wala nang buhay. Pero ang ginawa ng aking mahal na anak, tunay na siya ay lumuhod. Humingi ng habag at awas ating pinakamamahal na Jesus sa pangunat panalangin po ng ating mahal na pastor. Tunay na po ay kinasal niya po ang demonyong kamatayan 3 beses sa kanyang mahal na anak. Tunay na binuhay po ng ating pinakamamahal na Jesus. At ganun din po ang kanya pong isang kapatid na nung kami po ay pumunta po sa dako ng Paranaque, yung pong aking palibasa, sila po ay maliit pa, naglalaro po sa kalsada. Ang sabi ko po sa kanila, huwag kayong takbo ng takbo sa kalsada at baka may masagasaan kayo. Tunay na may dumating pong lumaragas ang SUV, hindi po namalay ng aking mahal na po. Tunay na bangga po siya at yung kanyang pong katawan na ikalso sa gulong ng SUV. Pero ang habag at awa po ng ating pinakamamahal na Jesus, tunay na pinag-ingatan po ang aking isang mahal na po na yan na wala man pong galos, wala pong bali. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na yung aksidente na nangyari po sa amin sa dako po ng Aurora Baler na tunay na sabag at awa ng ating pinakamamahal na Jesus na at andyan po ang tunay na panalangin ng ating mga pastor. Kami po ay pinag-ingatan at wala pong nangyari sa amin. Kaya po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Glory to God.